Ngayon, so anong concern niya? So siya, naintindihan na daw niya kung paano yung stock market, paano siya nag-work, no? Ang tanong niya sa akin is, sino ba raw yung okay kopyahin? Hello everyone and welcome to another episode of our YouTube channel. And kamusta kayo dyan? Kamusta ang inyong mga stock market portfolio? Yes, stock market portfolio. Yeah, yun ang pag-uusapan. Down market? Yun ang, baka up na pag in-upload ko. Tingnan natin. Pero yan yung pag-uusapan natin today. Diba? Oh, ano ang pag-uusapan natin? Yan, stock market. Okay, what about the stock market? Meron kasi akong friend. Asking for a friend? Yeah, meron akong friend na newbie sa stock market. Newbie? Oo. So, of course, ang first advice ko sa kanya is before you invest in the stock market or before you trade the stock market, yes, the first step is you should understand how the stock market works. Alam mo, ang dami nagtatanong din sa akin yan, na sir, pwede pong paturo sa stock market. Tapos parang gusto ko sabihin, siguro it will take us like 6 months. Parang mahirap ata sumagot sa Facebook message na magturo ng stock market. Yeah, but and of course, meron namang mga libro, may seminars, merong mga yan. YouTube videos where you can learn yung talagang ano detailed about the stock market. But the important thing is you should first be able to understand how the stock market works. Ngayon, so anong concern niya? So siya, naintindihan na daw niya kung paano yung stock market, paano siya nag-work, no? Ang tanong niya sa akin is, sino ba raw yung okay kopyahin? Oo. Sabi ko sa friend ko, alam mo ba nung high school friend ko? Kopyahan? Pa, alam mo nung high school tayo, nangungopya ka na nga. Hanggang ngayon, sa investment, nangungopya ka pa rin. So, kasi, I can understand yung concern niya. Kasi, of course, di ba sa Facebook, marami nagbibigay ng mga stock market tips. May mga groups pa yan, di ba? Marami mga groups. So, tiyatanan niya, sino ba raw ang okay kopyahin? Or okay sundin yung tips? Ano sinagot mo? Ako ang sinagot ko. Ikaw? Ay, hindi. I actually discourage people. Do you promote yourself? Kasi hindi naman talaga ako tutok sa stock market because I am an entrepreneur at heart. Next. Yun. Entrepreneur at heart. So, mas nakafocus kasi ako talaga para marami. Sa ano. Para marami daw. Ayan, maraming pusa. Mas nakafocus kasi ako sa developing and managing my businesses. So, yung mga paper assets like the stock market, mutual fund, usually passive lang yung investing strategy ko. Okay. So, I don't really analyze. Day trade. Yeah, day trade, ganon. Yes. That's why I discourage people from copying kung ano yung portfolio ko. Okay. But I told him na, unang-una, ikaw, meron kang sariling risk tolerance, may sarili kang capital, ano yun, may fund ka, and meron kang sarili mong mga financial goals. Yes. So, dapat yung investing or trading strategy mo, or yung portfolio niya, complement or naayon dun sa ano yung resources niya. Bigyan kita ng example. Kasi iba naman siya sa'yo. Diba? Bigyan kita ng example. Assuming na I am an active trader in the stock market. Okay. At meron akong 1 million sa trading account ko. Tapos ikaw, meron kang 50,000. Sa tingin mo, yung mga binibili kong stocks, mabibili mo rin. Hindi. Mag-iiba yun. Kasi, for limited example, limited lang capital ko eh. That's why, hindi siya ganun kasimple na kinokopya mo lang kung ano yung binibili ng iba. Right. Diba? Right. And besides, it's also a function of yung 1 million mo ba is ilan yan of your total portfolio. Oo. Baka mamaya yung 1 million mo, 10% lang yung total assets. Kurot ko lang yun. Kurot mo lang. So, pwede mo siyang, you can go aggressive. Yes. Kaya halimbawa ako, yung 50,000 ko, yun na, that's all you have. Yun na yun. Mag-iiba yun. So, iba talaga. So, hindi ganun ka simple na pag sinabi mo na, magaling tong trader na to, kukopyahin mo kagad yung bibili niya. Dapat sinicheck nyo din kung paraho ba kayo ng mindset or strategy, risk tolerance. Yeah. Kasi may mga nagbibigay ng tips sa stock market na by nature, aggressive yung mga tips niya. Kasi kung aggressive yan, tapos kunwari ikaw, no, meron ka pamilya, tapos you wanna depend on that income para pambuhay ng pamilya, medyo hindi yun. Kasi baka mamaya,
yung loss niya, that person can absorb. Oo, okay lang sa akin. Eh ikaw, mag-anibong 1%, kinakabahan ka na, tapos feeling mo, it would not, hindi mo ma-absorb siya either psychologically or financially, then it's not for you. Yes. Oh. So, kasi may mga nakikita ako na parang pinagyayabang nila na kumita ako ng ganito kalaki. Oh. Yan. Tapos yung mga iba namang mga followers, tinatanong na paano ba, ano ba yung binili mo kasi gusto rin yun. Ako, sa akin, wala namang masama na kopyahin mo, but you should do your research, do your due diligence. Yeah, to make sure na yung yun nga, yung risk tolerance, yung style, yung strategy ng tao is something na nagko-complement sa'yo. And besides, kunwari may nagbabrandish na ganyan na, ah, I made so much money, etc., etc., mauulit pa ba yun? Oo, so yung consistency. Consistency, kasi baka mamaya nangyari lang siya in the past na not necessarily, and as with investment, no, not necessarily mangyayari in the future. It does not follow. So again, no, sinabi nga especially natin, during the ano, mga bear season. Ah, yeah. Oo, wala na. Alam mo, lahat ng tao expert sa stock market kapag pataas ang stocks. Oo, pero pag pababa, dyan magkakalaman. So, yung 2018 was really a bad year for the Philippine stock market, no? So pag meron kayo nakitang mga nagguguro-guro sa stock market, i-check niyo yung mga post niya noong 2018. Kasi kung ang post niya noong 2018 ay mga pagkain, mga bakasyon, wala siyang tips tungkol sa stock market nung down yung stock market. Malamang ano yon, fake news yon, no? Or tingnan niyo rin na baka mamaya yung pinagyayabang is biglang 1 or 2 weeks lang yon na umakyat. Oo. Pero kung titingnan mo yung tinakbo ng portfolio ng stock na yun, baka mamaya at year end, baka negative pa yan. Yes. Baka niyayabang lang sa inyo is yung pinili niya lang na portion. Oo, mga so, cherry picking. Cherry picking. Oo. So ako ang suggestion ko dyan, no, most especially pag ganyan, you ask questions then. Like for example, kunwari, yung sinabi mo, no, na kumita ako ng gutong percent. So you can ask question na, yung kinita mo ba na ganyan, nasa ganyang stock, is ilang percent ba yan of your total portfolio? Baka mamaya, yung kinita niyang trumiple, halimbawa, eh 1% lang yan ng total portfolio niya. So kahit trumiple yan, okay, eh 1% lang ng portfolio. So parang 3% lang ang ano. Ano siya? Ang epekto niya. At saka para sa kanya, he can afford to be that aggressive. So he can afford to take that risk, no? Exactly. So again, baka hindi siya nagko-complement doon sa sarili mong situation. Saka baka mamaya din yung kumita na triple, again kung 1% lang total portfolio, itanong mo, kunwari 10 yung stocks, di ba? Yung isang stock ang kumita ng 3%. You ask, nasaan yung natitirang 99% or natitirang 90% kung halimbawa ng portfolio? Kasi again, no, not for anything else, no. You have to take the macro perspective. Pwedeng kumita siya in 1 or 2 stocks na malaki. Pero pag tininan mo, nag-zoom out ka, pagkita mo, tapos lahat ng stock niya, 80%, 90%, pula pala. Tapos mas manaka pa yung negative, then nakain din. So, you can also ask that question. Meron pa rin akong comment dyan. Sige. Another thing, no, natitingnan din natin pag mga ganyan. You ask if the person has a position dun sa particular stock na yon. Pag nagre-recommend siya, tanong mo, binibili ba niya talaga yun? Binibili ba niya? Or may position, or nakabili na siya. Iba pa yun, no? Iba kasi pa baka yun. Hinahype lang pag nakabili na baka pala. Baka hinahype. Kasi, again, no, sa States, if I may share with you, no, yung mga nagsusulat ng article about the stock market, pag nagme-mention sila, they always have a disclaimer sa baba na I do not have a position nor plan to have a position in the stocks na nabanggit. Nire-recommend. Na nire-recommend. So, klarong-klaro, no, and this is tied to this concept, klarong-klaro na walang COI or conflict of interest. Oo, tama. Yung tao. Kasi again, sabi mo nga, baka mamaya, kaya niya lang niyayabang yung stock na yun, is nauna na siya. Oo, para lang ma-hype, maraming para bumili, ma-hype umakyat kayo. Yung price. Oo, so, pag siyempre, nakaposisyon na ako, tapos hinype ko, umakyat yung price. Kasi ka ngayon, lahat kayo naniwala. O di, pag nasa tuktok na, alis na ako. Oo, tapos yung mga iba, Malulugi. Kasi ikaw sasabihin mo, bakit ako kumita? So tingnan nyo rin yun. Sa akin, alam mo, at the end of the day, iba pa rin talaga yung may sarili kang strategy na ikaw yung nag-develop. Yes, that's true. That's true. All these tips, mga stock market tips, these can serve as your
guide? Yes. Ang ano or inspiration dyan, na, ay, ganito yung ginagawa dyan, niya? Ano, you take it as guidance, not gospel. Ah, that's yeah. That. Take it as guidance na, oh, take it as inputs, no? Oh, sabi ni ginto, ganyan, sabi ni ginto, ganyan. Tapos, tingnan mo, do your own research nga, no? Basta wag kang maniwala agad. Basta wait up, okay, tapos pagsamasamay mo, yeah, and do your own research. Do not be a blind follower. Oo. Oh, kung ano yung sinabi, bibili mo kagad. Oo. Dapat you should understand bakit niya tapos nirecommend yun. Tapos sasabihin pag nalugi, ah, bodega, bodega. Or nalugi ako dahil sa recommendation mo. Sisisihin mo pa yung tao. Sa amin is, pag merong binibigay na tip, rather than blindly copying, yes, you should know the reason bakit niya nire-recommend yon. Mm-hmm. Kasi mas important maintindihan bakit niya sinabing goodbye yung stock na yon. Mm-hmm. Okay. So, I guess that's it, no? And we wish you all the best sa inyong investing and trading activities, no? Yes. Sa stock market. Mm-hmm. So, please remember that the best strategy is the strategy that you develop, no? Mm-hmm. But of course, nandito kami para tulungan kayo. Yes. We can give you a more balanced and guided outlook. Oo. So, if you want a guidance as well. Tawag dito, fiduciary. Oh, fiduciary. Perspective. Uh-oh. Kung ano ba dapat yung inyong ginagawang strategy sa stock market, we'll definitely be able to help you with that. Yes. So, I hope you learned something from this video. So, please give it a thumbs up, share it to your friends, and kung hindi pa kayo nagsasubscribe, then please subscribe to our channel. Alright? So, thank you for watching thank and you. See you again next week. Bye-bye!